Carlo. Welcome, Budoy. How are you, Budoy? Okay lang ko. Ang ganda niya. Ay, thank you. Carlo, bakit sa dinami namin ng art forms, puppetry ang kinahiligan? Actually po, ang puppetry ay isa sa pinaka-effective na tools when it comes sa pagtuturo. Mm-hmm. Bukod doon ay pwede mong ma-express yung sarili mo at the same time, yung art na gusto mong i-promote. Mm-hmm. So, minahal ko po yung puppetry. Pero di ba may panahon na nanamlay ang puppetry? Hindi ka ba nawala ng pag-asa? Hindi ka ba nasiraan ng loob? I mean, you stuck it out in the art of puppetry. Opo. Actually po, nung time na sinasabi nilang nanamlay ang puppetry, mm-hmm. para pong hindi ko naramdaman. Mm-hmm. Kasi tuloy-tuloy po yung gawa ko mm-hmm. ng puppet. At yung mga order sa akin ay dumadami. Mm-hmm. Kaya nung time na sinasabi ng iba na nanamlay ang puppetry, parang, ang sabi ko po sa sarili ko, parang hindi ko naman yata naramdaman. Kasi po, wala akong performance in birthday parties. Mm-hmm. Sa birthday parties po, nanamlay yung... Ah. Ako noon, huminto po ako sa birthday parties and then I concentrated with companies. Oo. The school tour, mga ganun po. So maraming mga kumpanya ang umu-order sa iyo ng mga puppets, di ba? Because even, the art of puppetry is very much alive in other countries. Yes, opo. Pero dito sa bayan natin, parang kailangan mas i-push pa natin. Opo. Sa atin po, mga commercials, TV ads, mm-hmm. yan, yun po, isa sa nagpapabuhay ng ating mm-hmm. puppet. Mahirap bang matutunan ng puppetry? Madali lang po kung... hilig. Okay. Pagka hindi po hilig ay medyo mahihirapan. Oo. Well, it goes naman with so many art forms, di ba? Pero puppetry itself, the art itself of puppetry, mm-hmm. Parang ano ba yan? Ano ang mga challenges? Ano, di ba? Ano mga pagsubok para maging, na kailangan mong harapin para maging magaling kang puppeteer? May qualification po. Mm-hmm. Ang number one pong qualification nito ay kailangan ay mahaba ang pasensya mo sa bata. Pag hindi ka mahilig sa bata, hindi ka magiging magaling na puppeteer. Opo, may ganun. Kasi ang mostly audience ng puppets ay bata. Pero how do you make it move, di ba? How do you manipulate the movements of the puppet? Napag-aaralan po siya when it comes na you learn the basic. Pero may kurso ba dito ng puppetry? Actually, wala po tayong school sa puppetry dito sa mm-hmm. Pilipinas. Meron po sa ibang bansa. Okay. Ako po, even myself, nag-self-study po. Don't you plan to offer short courses? Ginagawa ko po yan, okay. Summer workshop sa mga schools. Kanino mo inaalay ang iyong tagumpay bilang isang puppeteer? Number one po sa Panginoon, siya po yung nagbigay ng talent sa akin. Hindi ko po ina-expect na sa dami ng talent na binigay niya sa akin, na-focus ako sa puppetry. Mm-hmm. So, number one po sa Panginoon. Mm-hmm. Pangalawa po sa nanay ko na unang nagturo sa akin at nag-endorse sa akin ang art ng puppetry. Mm-hmm. At syempre, doon sa mga naging kaibigan ko, kay Pastor Angel, mm-hmm. Siya yung nagbigay ng big break sa akin. At the same time, kay Mr. Danny Liwanag ng Ropets. Okay. Sa company niya, na-train ako ng todo. Mm. And then, sa family, yung misis ko, yung wife ko si Cecil, number one na supporter ko yon. Okay. Parang nanay ko rin. Uh-huh. Number one na supporter ko sila. So, sa kanila ko po lahat ito inaalay. And, sa akin, sa iyo na rin. Oo. Carlo, anong mensahe mo sa mga nanonood sa atin ngayon na maaaring may interest na mag-aral ng puppetry? Pagka interest nyo na maging puppeteer, pagpatuloy nyo lang. Pag-aralan, habaan ng pasensya, at the same time ay keep on practice sa harap ng salamin. Budoy, do you have a message to our audience? Ay, oo. O, anong mensahe mo? Nanood kayo! Manood kayo ng puppet show! Ayun!
yun. Dapat supportahan natin si Budoy. Ako. Yeah. Thank you. Thank you so much, Budoy. Thank you, Carlo. Salamat po, Ma'am Charo. Thank you. Salamat po.